Dangan niya lang hindi hindi katugunan ang tamang formula para umangat ang buhay ng mga mahihirap. Sa sinabi ko na nga, maaaring itong ating mga kasama, bigat at cross, tinatawag sa mga lahat ng kabayan sito. Kaya nandito kami upang matulong para doon sa mga polisiya at mga programang isusulong ng ating Pangulong BBM at Vice Presidente Sara Duterte. Naririto yes. kami ngayon, bitbit ko ang 300 organizations na nabuo namin digital community dahil nitong tinatawag na pandemya. Sila yung boses namin sa kalsada para pagtulong, pagsabi sa amin ano ang mga pangangailangan ng bawat barangay, bawat komunidad na ginagalawan, at kami naman ang nagiging tulay upang reviewin ang mga pulisiya mag-aakma sa kanila, magbibigay ng tunay na change. Ngayon, kulang pa sa tingnan namin, meron ang pagtuduan ang ating pamahalaan at ibang mga batas. Pero ang sabi namin, itong informal sector day na dinaos ng Mayo 5, sabi namin, tinimbang kami, ngunit wala. So paano tayo aabot doon sa tinatawag na pupuling hamugaway sa Bisaya pa, itong Ambition 2040. Kaya bagamat hindi kami political group, kami ay advocacy group, for the first time in my life na dito nag-front ako, naninindigan kasama ang mga organizations na kakanay namin sa buong Pilipinas at sa hanggang sumuporta sa isang BBM at isang sarang pagsasama-sama. Dahil naniniwala kami, BBM Sara po itong conference, ito po yung mga members ng ibang lalawigan po ay nagsama-sama ngayon dito para ipakita ang kanilang suporta. And so far, wala pa rin nakakaalam kung darating ba si BBM at Sara. And all we can do is waiting tayo ngayon. Hopefully, dumating po ang dalawa ng BBM Sara ngayon sa headquarters. So, nag-iipon na lang ako ng mga isyo saan meron akong personal na kaalaman. Ayokong magkwento ng hindi totoo dahil baka magdemanda ako. Lahat ng may personal akong kaalaman ay ako nahiiyak. Dahil ang daming polisiya, nahiiyak na si mga kababayan. Sa informal sector, 145 kabatas. Pero nasaan sila? Puro lang doon sa mga kanila. Kaya natutuwa ako nung minensyon isang beses ni Inday Sara yung salitang coverings. Atin, kung hindi ka kagrupo, wala ka sa senaryo. Kung hindi kita kauli, wala ka sa senaryo. At ang mga polisiya ay para lang sa kanila. So 20 years nagtyaga ako na mag-volunteer. Exactly. Hindi lang sa eleksyon. Sulit tayo. BBM Sara lang po mga kabayan para sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas. So maraming sa kalong, sampuman, hindi lang yung aming digital community, ang Alliance of Workers in the Informal Economy, ang Informal Sector Coalition of the Philippines, at yung tinatawag namin ang ARSAC Communities. Sampuman sila sa ilang organization. Ay bit-bit ko sila. Araw-araw kami may group chats na organize namin yan. Biruin mo mga kabayan ko, 40 million. 40 million BBM Sara voters, mga kababayan ko. Isa sa buhay. 40 million voters po BBM Sara. Magsanib-sanib sila lahat dito. Grabe. Sara, BBM Sara, 40 million voters, mga kabayan ko. Grabe. Pagpasensyahan na po yung panagano ko sa Bisaya ko. Ako yung BTS, wala kami pangulo. Puro kami yung limang ating contributors nito. From broadcast, professionals. Lahat-lahat ito ay mga members ng volunteer groups ng ni Pierre Arquinon, ni President Rodrigo Roat King. Tapos namin si Sir Pitt noon sa broadcast group ni Pierre Arquinon. Ang grupo nito na buo namin noong February 5, ako nandito kami sa Manila. Nag-umpisa kami ng isang, parang test water. Magalala dahil kami po ay handa-handa na, we are 43,750 officers nationwide. So wala tayong problema dahil tayo po
ay kumpleto. Na almost 14 million na po tayo ngayon ongoing. Wow, 14 million. Ibig sabihin, yan po ay walang binabayaran. Yan ay lahat ay volunteers at willing-willing po sila tumulong po para kay BBM at kay Mayor Inday Sara. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikinig ngayon sa kanya-kanyang tahanan. Huwag po tayo magpapatinag sa lahat ng mga issues. Maghintay po tayo sa ating Pangulo at sa ating Vice Presidente. Kami po ay nandito lahat ngayon, nagtipon-tipon para po sa ikakaunlad ng ating bayan. Maraming salamat at magandang umaga po. Presidente, 40,000 leaders na mo yun, ha? Tapos times 10 sila. O times 20 sa mga leaders. Yes, for your information, sa lahat po na yun, okay? This is, grab na lang natin yung opportunity like this because kasi madami ngayon bumabatikos like giving false information. Mag-iingat po tayo kasi minsan ang asukal ay para din asin, ang asin din ay parang asukal, baka magkamali po tayo ng pagtimpla. Ibig sabihin, magiging aware po tayo ngayon sa lahat na nakausap natin kasi unti-unti na po silang gumagapang sa atin. Ibig sabihin, ganun po tayo kalakas ngayon. Remember, we are 43,000 plus officers nationwide, 17 regions, 81 provinces, 1,488 municipalities, 146 cities, and 42,046 barangays. Kaya, relax lang kayo, mga kababayan, mga ka-BBM, lahat po andito ngayon, yung mga katropa natin, mga sasaraol, yan po ay mag-meeting-meeting po kami, kaya lahat nationwide, maghintay po kayo kasi bababa po kami in every region. Good morning. Maraming salamat ulit, BBM 2022 Founders President, the very great C.C. Rosario. Ngayon naman, kay BBM lagi, kay Lito Suriano. Pos Lito. Magandang umaga po. Kung nasabi ni Pete, yung samahan po namin ay hindi lang po ngayon nag-umpisa. Ito ay nag-umpisa pa noong 2015, noong dinuhog po namin yung coalition ng Alyansang Duterte Bongbong Marcos. At nung during the campaign, ay may marami kami close coordination sa grupo ng ating Pangulo habang independently ay inalaban namin na manalo si BBM at saka si Pangulong Duterte. Kung yung isa po yung Aldab noong mga around September ng 2015, ang data po noon ay may 6% lang ang support level ng ating Pangulo dito sa North of Manila. Yan po ang trinabaho ng Alyansang Duterte Bongbong Marcos at yung samahan namin noon na PIP, all of the handbag na marami po sa grupo namin ay ngayon ay nagkabuo ng isang mas malaking hanay. Noong panahon ng yun po ay isa lang po ang paranoid group. Ito yung Aldab. At nakita nyo ngayon, ang magdadala ngayon sa pagkapangulo ng isip po Pangulo ay ang lakas ng taong bayan sa pamamagitan ng mga paranoid groups na napakarami. Ako siguro aabot yan ang 1,000 mga paranoid groups, maliliit, malalaki. At ngayon, ang good morning po sa lahat mga kababayan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Good luck po. First conference po ito, BBM Sara po. Sama-sama din nabawan mo rin po with the Progressive Alliance mga kababayan. So sa mga bago po dyan, maraming salamat po. Stay tuned lang po kayo. Keep watching lang po. Live na live po tayo ngayon. Okay po. Mga OFW, ang nakasak. Dangan nga lang, hindi katugunan ang tamang formula para umangat ang buhay ng mga mahihirap. Sa sinabi ko na nga, maaaring itong ating mga kasama, bigat at cross, tinatawag sa mga lahat ng batayong sito. Kaya nandito kami upang matatulong para doon sa mga polisiya at mga programang isusulong ng ating Pangulong BBM at Vice Presidente Sara Duterte. Naririto yes. Kami ngayon, bitbit ko ang 300 organizations na nabuo naming digital community dahil nitong tinatawag na pandemya. Sira yung boses namin sa kalsada para pagtulong, pagsabi sa amin ano ang mga pangangailangan ng bawat barangay, bawat komunidad na ginagalawan, at kami naman ang nagiging tulay upang reviewin ang mga polisiyang mag-aakma sa kanila
pagbibigay ng tunay na change. Ngayon, kulang pa sa tingnan namin. Meron ang tagtuduan ang aming pamalahan, ang ibang mga batas, pero ang sabi namin itong informal sector day na dinaos ng Mayo 5, sabi namin, tinimbang kami, ngunit wala. So, paano tayo aabot doon sa tinatawag na pupuling humugaway sa Bisaya pa itong ambisyon 2040? Kaya bagamat hindi kami politikal group, kami ay advocacy group, for the first time in my life na dito nag-frank ako, naninindigan kasama ang mga organizations na tahanay namin sa buong Pilipinas at sandang sumuporta sa isang BBM at isang sarang pagsasama-sama. Ay, Ma'am Sheila, BBM Sara po itong conference. Ito po yung mga members ng ibang nilalawigan po ay nagsama-sama ngayon dito para ipakita ang kanilang suporta. And so far, wala pa rin nakakaalam kung darating ba si BBM at Sara. And all we can do is waiting tayo ngayon. Hopefully, dumating po ang dalawa na BBM Sara ngayon sa headquarters. So, nag-iipon din ako ng mga isyo sa under na kong personal na kaalaman. Ayokong magpinto ng hindi totoo dahil baka madimanda ko. Lahat ng may personal akong kaalaman, kaya ako naiiyak. Dahil ang daming polisiya, naiiyak na si mga kababayan. Ang daming sektor, 145 kabatas, pero nasaan sila? Puro lang doon sa mga kanila. Kaya natutuwa ako nung minensyon isang beses ni Inday Sara, yung salitang Alderings. Atin, kung hindi ka kagrupo, wala ka sa senaryo. Kung hindi kita kauli, wala ka sa senaryo. At ang mga polisiya ay para lang sa kanila. So, 20 years nagtyaga ako na mag-volunteer. Exactly. Hindi lang sa eleksyon. Sulit tayo. BBM Sara lang po mga kababayan para sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas. So, maraming sakalor, sangkuman, hindi lang yung aming digital community, ang Alliance of Workers in the Informal Economy, ang Informal Sector Coalition of the Philippines, at yung tinatawag namin ang ARSAC communities. Sangkuman sila sa ilang organization. Ay bit-bit ko sila. Araw-araw kami may group chats na organize namin yan. Biruin mo nga ba ko 40 million. 40 million BBM Sara voters, mga kababayan ko. Isa sa buhay. Ang 40 million voters po BBM Sara. Magsanib-sanib sila lahat dito. Grabe. Sara, BBM Sara, 40 million voters, mga kababayan ko. Grabe. Pagpasensya na po yung panagalo kasi Bisaya ako. Ako yung BTS, wala kami pangulo, puro kami yung lima kami contributors dito. From broadcast, professionals, lahat-lahat ito ay mga members ng volunteer groups ng ni PRR Pinon, ni President Rodrigo Roan Duterte. Tapos namin si Sir Pit noon sa broadcast group ni PRR Pinon. Ang grupo nito na buo namin noong February 5, ako nandito kami sa Manila. Nag-umpisa kami ng isang parang test water. Protektahan si BBM. So very clear mo yan, yan ang magiging process namin sa pagpapaliwanag ngayon sa mga nalalabing organisasyon sa Sara All Philippines na maintindihan ano ang gusto talaga ni Mayor Inday Sara. At paano natin haharapin ang kampanya na ipabalik ang unity ng Sara All Philippines at unity na with the Progressive Alliance ng mga BBM forces para nga isang organisasyon na lang tayo under sa sama-sama. So yan ang mga yeah, 40 million mga kababayan ko, 40 million BBM Sara sa voters. Grabe. Maraming salamat, Pete. Ako naman po ay Secretary General ng Duterte Panin. So, ang pinag-usapan po ng aming samahan ay papatuloy po yung Duterte kind of governance. Pero mga kaibigan, pagkay kumakain po, araw-araw po lang natin ay sardinas. Breakfast sardinas, kapaligan sardinas, na same ulam sa kape, sardinas naman, mukhang nakakaumay.
ang puso natin. Kung sa Pinas, panag-ulaw natin, pag kinabukasan, total sa Pinas yan. Pag lunchtime, ibang total sa Pinas naman yan. Mga kandilang sa Pinas, may ganun ba? At upong sa Pinas, maraming mga putahe. While we are looking for continuity, we aim for continuity, gusto rin namin ng development sa continuity niya. Well, sana ang muna continuity, BPM can do better continuity. Parang pangalap pa natin. Yes. Kapayang pagkailan. Yes. Sa continuity, hindi lang pagpatuloy sa magandang nalandaman natin, naranasan natin ngayon sa Pilipinas, kundi papagandahin pa ito. Dalawang mga malalaking mga tao mula sa iyong magsunod ng bansa, mula ang Korte sa PBM, sa yes. Saan naman si Sara, puro matalino, puro may mga balasakit sa bansa, may iniisip na ano, para sa bayan. Programa, magandang polisiya, papuntang magandang kinukasan. Yes. So yun po, magandang pa rin ang aming grupo at dito po sa sama-sama. Ang spokesperson ng Progressive Alliance, si Attorney Sheila Manuel, para sa unity statement ng mga kasamahan po natin ay magsitayo po tayo at isa-isa po tayo pagkatapos nito, firmahan po natin yung nasa gilid. Dahil ang pendepen, kung saan pipirma natin, yung mga kasamahan natin. Tapos sunod na for the program, yung mga leaders na. Okay, Attorney Sheila. I'm going to go to the leaders. Are you going to go to the leaders? Tawid. Asawa.